may pinakadelikado na siguro na uri ng trabaho, isa ang lalaki na ito sa masasabi nating matibay ang loob. Wala man lang panangga sa katawan. Halos nakapambahay lang at walang gamit na protective shield upang kahit papano ay maprotektahan ang katawan sakali mang may aksidenteng makawala sa maliliit na kulungan ng sandamakmak na ahas. At hindi lang basta ahas, mga ka-info. Ang mga nakikita niyong breed na pinapakain niya ng mga ibon ay mga king cobra. Sa mas elaborate na pagpapaliwanag, kapag nakagat ka ng ahas na ito, ang kamandag ng cobra kapag dumaloy sa iyong katawan ay agad kumakalat ang mga neurotoxins ng mga ito. 45 minutos lang at pag hindi ka maaagapan, siguradong makikipag-eyeball ka na lang kay kamatayan. Kahit siguro 10,000 kada isang araw ang sweldo ko sa trabahong yan, di bale na lang. Kita nyo naman kung paano magwala ang mga deadly snakes na ito. Kada bukas sa maliliit na kulungan ay agad lumalabas ang mga hinayupak na cobra. Well, ang amoy ng mga karne ng binalatang ibon na nakahilera ang siguradong malakas na naaamoy nila at nagpapasabik sa kanila. Ang pagbibreed ng king cobra ay matatawag na million dollar industry kung kita ang pag-uusapan. Ang isang breeding facility na naglalaman lang ng 100 piraso nito ay maaring makapag-produce ng napakaraming galon ng venoms. Tinatayang nasa $253,000 ang halaga ng isang galon ng cobra venom. Napakapeligrosong negosyo pero ang potential nito ay sobrang laki. Ang mga lason o serum na nae-extract mula sa mga ito ay ginagamit bilang antidote din sa mga nakagat nito at ayon sa research at clinical studies, ang mga pharmaceutical companies ay pinag-aagawan ang mga venoms na ito. Ginagamit na ding sangkap para sa mga pain relievers, pagpapababa ng blood pressure at proven and effective na nakakatulong sa mga blood clots. Maliban sa mga exotic restaurant na nagsiserve ng cobra menus na ubod ng mahal, may paniwala kasi ang ilan na ang pagkain nito ay mabisang aphrodisiac at may kaakibat na benepisyo sa kalusugan. May ilan pa nga na inihahalo ang mga ito sa inuming mga wines. Back to farming tayo, mga ka-info. Ang video na iyong napapanood ay isang actual na breeding facility ng king cobra. Lisensyado ang pasilidad na ito upang isagawa ang pagbibreed. Bagamat ito ay umani ng pagbatikos mula sa ilang mga environmentalists dahil sa di umano ay ito ay isang uri ng animal cruelty. Well, sa atin namang palagay, wala din naman itong pinagkaiba sa iba pang wild animals na ikinukulong din. Sadyang nadisenyo naman ang pasilidad na ito na may maliliit na kwarto upang mas mailapit sa orihinal na habitat ng isang ahas. Masikip, madilim at maliliit lang talaga. Isa sa mga trabaho ng mga tao sa pasilidad na ito ay ang pagbabalat ng mga ahas dahil ang nabubuhay ng mga ahas sa captivity ay nawawalan na ng karagdagang kakayahan ng mga ito upang kusang magpalit ng balat dahil sa kawalan ng humidity sa kanilang mga balat na naibibigay ng mga totoong dahon o mga tuyong damo, maging ang balanseng likido o hamog na sana ay naidadampi sa kanilang katawan kung sila ay nasa tunay at likas nilang tirahan. Habang dumadami ang mga magsasaka na nagkaka-interes sa pagbibreed ng king cobra dahil sa potensyal na kita at mataas na demand sa pagkain ng karne nito, may ilang mga estado na mahigpit namang ipinagbabawal ito, lalo na sa mga bansang ang pangunahing produkto sa importasyon ay mula sa agrikultura. Isa ang mga ahas sa kumokontrol sa mga peste gaya ng daga, lalo na sa mga bukid. At ang pag-unti ng mga ito dahil sa malawakang pagtugis ay malaki ang epekto sa mga ani ng mga magsasaka. Katulad ng isang perpektong ecosystem,
kailangan ng balansing pagbabawas sa mga peste na sumisira sa mga pananim, at ang ahas ang isa sa maituturing na pinakalikas na pwedeng tumulong sa pagkontrol dito. Bagamat ang mga ito ay banta sa kaligtasan dahil sa takot ng mga tao na sila ay matuklaw nito, ang agad na pagpapakita sa mga ito ay nagre-resulta pa din ng pagtugis at pagpatay sa mga ito. Pareho ang kapalaran na sinasapit ng mga ahas, nakakulong man o hindi. Inaabot pa din ng diskriminasyon at hindi makataong pagtrato. Kung iisipin, hindi naman talaga maagresibo ang mga ganitong uri ng nilalang, maliban na sila ay maistorbo sa kanilang pamamahinga, malagay sa peligro ang kanilang buhay, o kaya naman ay para ipagtanggol ang kanilang mga itlog. Kung may nakakaligtas man at inaabot ng mahabang panahon para mabuhay, maswerteng nahuhuli ito at nasa pangangalaga ng mga taong may interes at pagmamahal sa mga ito. Pero kadalasan, ang mga ito ay sentro pa din ng atraksyon at libangan. Hindi iilang hunters ang nanunubok galugarin ang mga masusukal na gubat para maghanap ng mga ganitong uri ng ahas. Hindi para gawing gamot ang serum ng mga ito. Hindi rin para gawing masarap na putahe, kundi para gamitin sa mga pagtatanghal. Dumako naman tayo sa ilang mga trivia tungkol sa mga king cobra na ito. Alam niyo ba na ang mga king cobra lamang ang mga uri ng ahas na gumagawa ng sariling pugad o nest para sa kanilang mga itlog? Ang king cobra ay lumalaki ng hanggang 18 feet. Ang pinakamalaking nahuli na naitala ay may habang 13.5 feet. Ito ay mula sa bansang India at ilang pang mga lugar sa Southeast Asia, partikular sa bahagi ng Thailand at Indonesia. Pinakamarami ang mga ganitong malalaking breed ng king cobra. Ang mga ahas na ito ay kaya din namang mabuhay ng hanggang 20 years. At alam nyo ba, mga ka-info, na ang mga ahas na king cobra ay halos irespeto at sambahin ng ibang mga kultura sa bansang India. Ito ang kanilang interpretasyon na sumasagisag sa pagkadiyos ni Shiva. Sa mahabang panahon at kasaysayan, ang mga ahas ay sumisimbolo na ng iba't ibang mistiko at medisinang kaalaman. Bahagi na din sila maging sa pinakaunang sibilisasyon ng tao. Sa katunayan, maging ang ahas ay may mga naging gampanin sa mga unang mga ninuno na kahit sa mga pahina ng panal na kasulatan ay may bahagi na ang mga ito. Ang ahas na sumisimbolo din ng pagtatraidor at panunukso. Pero nakakatuwang, ang literatura ay may iba pang representasyon sa mga ito. Sa ibang kultura, henerasyon at mga paniniwala, ito ay fertility o creative life force, transformation, rebirth, immortality at healing. Katunayan, ito ay simbolo ng medisina. Pero sa Kristyanismong ideya, ang ahas ay kumakatawan sa pagkasira, lason at universong kamatayan, pagkakasala, panunukso at pagtatraidor. Dito pa lang ay marami na tayong hindi pagkakaintindihan. Tama, sa ahas pa lang ay may iba't iba ng konsepto at interpretasyon. Kung sa iisang nilikha pa lamang tulad nito ay nagkakabahabahagi na at may alitan sa banal na definisyon nito, papaano na lang kung mas mataas na uri na ng nilikha ang pag-uusapan ng tao? Kung sa ahas nga lang wala ng pantay at magkatugmang opinyon, papaano pa kaya sa ibang bagay? O sadyang ito ang likas na kalagayan ng mga ahas, ang makita ito na diablo at santo, kamatayan ang hatid ng kanyang pangil at buhay naman para sa kanyang mga lasong likido. Kung uungkatin natin at lalaliman ang hiwaga ng misteryong ito, hindi nakapagtatakang ang ahas din ang natatanging nilalang na nagpabagsak sa unang lalaki at babae sa mundo. Pero kabilang na tayo sa mga modernong tao na tinitignan na lamang ito bilang panandaliang aliw, na dumadaan na lang sa ating mga telepono ang kanilang mga kwento at mas pinababaw na dahil sa teknolohiya ng tao. Ilang kabataan kaya ang pagkakaabalahan pang buklatin ang mga banal na kasulatan para lang mabasa ang kasaysayan ng mga ahas na ito? Kung ito man ay literal o simbolismo, pareho pa din naman sanang minsan ay maisipan man lang na masulyapan at makita ang mga aral dito. Katulad ng mabilis nilang pagkapuksa, unti-unti na ding nawawala at humihina ang mga kamandag ng kanilang mga pinagmulang kwento. Ang hiwaga ng mga nilalang na ito ay tunay ngang nakakamangha. Kung gaano man nakakatakot ang kanilang mga imahe, hindi natatapos sa lumang hardin ang mga misteryo na iniwan nila dito. Patuloy ang kanilang mga panunukso kahit sa moderno na nating mundo. Dahil mula nung sinabi ng ahas sa mga unang tao na ang kanilang mga mata ay mabibihisan ng maraming karunungan, ito na ngayon ang ating mundo.
sa kakadiskubrin natin, sa kakaimbento natin, sa kakahanap natin, mas lalo tayong naligaw at hanggang ngayon, tuliro. Kung masama nito, hindi na nga natin maayos, lalo pa nating sinisira ito. At hindi lang ahas ang pinipilit paramihin ng tao para sa gamot at karne nito na tila wala ng ibang paraan para iligtas mula sa gutom at karamdaman ang tao. Ang ahas ba talaga ang sagot o talagang wala ng lunas ang sakit na kasakiman ng tao? At ilang mga siglo ang lumipas, wala ni isang exploration ang naganap. Tinatayang nasa 100 bilyong dolyar ang halaga ng mga kayamanan na lumubog at napadpad sa iba't ibang bahagi ng teritoryo ng karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon sa mga lumang kwento, noong kapanahonan ni Marcos, tinangka niya itong i-recover at may mga hinala ang ilan na isang barko ang matagumpay nitong naiahon ang laman. Ito ay...